Ang pinakamalagang bahagi ng ating tahanan ay ang pintuan sa harap ng ating bahay o ang main o front door. Dito pumapasok at nag-iipon ng positibong enerhiya ng buong good fortune na para sa iyong tahanan. Isa sa pinakakaraniwang problema na kinakaharap ay ang tungkol sa pagkakahanay o paglalagay ng parehong panloob at pangunahing pinto at makakaapekto ito sa enerhiya ng iyong tahanan, lalo sa kung ano-ano ang mga nakatapat sa pangunahing pasukan ng iyong bahay na magdadala ng negatibong enerhiya sa buong kabahayan. Ano-ano ang mga ito? Bago ako mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan ang topic na ito at mag-comment para sa mga katanungan at suggestion. Ang pangunahing entry ay ang portal ng enerhiya para sa tahanan. Gusto mong magkaroon ng isang malakas na pintuan sa harap upang matanggap mo ang positibong enerhiya. Kapag madaling dumaloy ang enerhiya sa isang tahanan, ang enerhiyang ito ay nagdudulot ng kasaganaan. Ang enerhiya sa paligid ng pintuan sa harapan ay lubos na nakakaimpluwensya sa kalidad ng enerhiya na pumapasok sa bahay. Dahil dito, dapat isaalang-alang ang mga nakatapat sa iyong pangunahing pintuan na maaaring magsilbing malas at maharang ang positibong enerhiya na dapat nakukuha ng iyong bahay. Narito ang ilan sa mga dapat malaman sa bawal itapat sa iyong main door, sa labas at loob nito. Una nating talakayin ang mga bawal itapat sa front door mula sa labas. Laging isaisip, hindi dapat magkaroon ng anumang sagabal, mga 1.8 meters sa labas ng iyong pangunahing pinto. Iwasan ang poison arrow. Ang mga lason na arrow sa labas na kapaligiran ay hindi dapat direktang tumama sa iyong pangunahing pinto. Ang mga kalsada at linya ng bubong ng katapat na kapitbahay ay kadalasang nagdudulot ng pinakamaraming pinsala sa mga pangunahing pinto, kaya mag-ingat sa mga ito. Ang pinakakaraniwang uri ng poison arrow ay isang T-intersection na nakaharap sa bahay. Kasama sa iba pang uri ng poison arrow ay ang isang mahabang iskinita na direktang humahantong sa pintuan sa harapan. Ang isa pang dapat iwasan ay siguraduhin na ang iyong pangunahing pinto ay hindi nakaharap sa isang tuwid na kalsada na direktang papunta dito. Kung gaano karami mga problema ang dulot ng poison arrow ay nakasalalay sa maraming mga kadahilanan, tulad ng kung ang bahay ay nakataas kumpara sa kalsada, ang haba ng harapan, at kung may mga puno o iba pang uri ng mga sagabal. Bilang remedyo, iminumungkahi na magsabit ng naaangkop na salamin ng bagwa sa harap ng pintuan. Ang salamin na bagwa ay isang proteksyon na ginagamit upang ilihis at itakwil ang anumang poison arrows o negative energy. Ito ay kung meron isang malaking instruktura tulad ng isang sulok o corner ng isang gusali o isang matalim na linya ng bubong o sharp roof line na nakadirekta o nakatapat sa iyong tahanan, lalo na kung ito ay nakaturo sa iyong pintuan sa harap. Maaaring isabit ang salamin ng bagwa sa itaas ng pintuan na nakaharap sa istruktura. Tandaan na ang concave bagwa mirror ay kumukuha ng positibong enerhiya, nagdadala ng kayamanan at swerte, at ginagawang biyaya ang malas. Ang convex bagwa mirror naman ay nagtataboy ng negatibong enerhiya at umaakit ng positibo. Gamitin lamang ang convex kapag ang negatibong enerhiya ay sukdulan at hindi malulutas sa anumang paraan, dahil ang paggamit ng ganitong uri ng salamin ay maaaring magpadala sa sitwasyon sa halip na mapabuti ito. Ang isang mas praktikal na paraan ay ang pagtatanim ng mga palumpong o puno upang maprotektahan ang iyong ari-arian
mula sa papasok na negatibong enerhiya. Iwasan ang matalim at matulis na bagay. Isang pahamak ang matutulis na bagay dahil nagdadala ito ng negatibong enerhiya na hindi tayo komportable o ginagawang hindi mapakali ang lahat. Kasama sa ganitong uri ng tatsulok sa linya ng bubong ng kapitbahay, mga stop sign at mga poste ng kuryente o telepono. Ang isang matalim na dulo na itinuturo sa iyong pintuan ay kahawig ng isang pag-atake, takot at masasamang intensyon. Ang intensity ng epekto ng naturang mga bagay ay depende sa kanilang laki at ang distansya sa pagitan mo at sa kanila. Bilang remedyo, kung ito ang kaso na iyong pintuan sa harap, maaari mo itong lutasin sa pamamagitan ng pagharang mula sa view sa pamamagitan ng isang pader, grupo ng mga puno o madahong halaman. Magsabit ng multifaceted na crystal ball sa pagitan ng pintuan at bagay. Maglagay ng isang bakod upang harangan mula sa view. Magsabit ng 5-rod metal wind chimes at ilagay sa pagitan ng front door at poison arrow. Pinipigilan nito ang malas. Maglagay ng maliliwanag na ilaw na kumakatawan sa fire element. Iwasan na nakaharap sa hagdanan sa labas ng bahay. Ang pintuan sa harap na nakaharap sa isang hagdanan, lalo na ang pababang hagdanan, ay isang delikado dahil kapag ang pinto ay nakabukas, ang swerte ng pamilya, lalo na ang kayamanan, ay dadaloy sa labas tulad ng tubig na dumadaloy pababa. Ang pattern na ito ay higit na makakaapekto sa iyong kayamanan na nagpapahirap sa iyo na kumita. Ang mga lunas dito ay maaari kang maglagay ng mga halaman na may malalapad na dahon para mag-import ng magandang kapalaran o gumamit ng screen upang harangan ang masamang espiritu. Iwasang nakaharap sa iyong gate. Ang harap na gate at pintuan sa harap ay hindi dapat magkaharap. Ito ay masama. Maaari kang mawala ng pera. Ang enerhiyang pumapasok sa iyong gate ay magmamadali ng mabilis sa pamamagitan ng dalawang direktang nakahanay na gaya ng gate at pintuan at hindi nagpapabaga sa tunay na pag-aalaga ng espasyo. Bilang remedyo ay maglagay ng isang mataas na halaman sa pagitan ng iyong gate at front door na may isang malakas na pagkakaroon sa direktang landas ng enerhiya. Maaari ka rin maglagay ng water plants o mga bulaklak malapit sa pangunahing gate. Sa ganitong paraan, maaamoy mo ang halimuyak at maaliwalas kapag pumasok ka sa pinto. Iwasang nakaharap sa gate, main door at bintana ng kapitbahay. Ang pintuan mo sa harap ay hindi dapat humaharap sa gate, pintuan at bintana na iyong katapat na kapitbahay. Kung hindi, hindi ka makakasundo ng mabuti sa iyong kapwa at maaaring madaling magkaroon ng mga pagtatalo. Habang ikaw at ang mga gate, main door at bintana ng iyong kapitbahay ay tumatanggap ng enerhiya kapag ang mga ito ay parehong magkaharap na masyadong malapit sa isa't isa, ay magre-resulta sa hindi sapat na enerhiya na dumadaloy sa iyong bahay. Mawawalan ka rin ng privacy. Ang pangunahing lunas dito ay maghang ng naaangkop na bagwa mirror sa itaas ng pinto. Aari ka rin maglagay ng halaman sa gilid ng iyong gate at front door at sa harap ng iyong bintana. Iwasan lamang ang mga matataas na halaman na maaaring matakpan ang iyong gate, main door at bintana. Iwasan ang sulok ng mga gusali. Katulad ng mga matulis na bagay, ang mga sulok ay maaaring makadama sa atin na hindi mapalagay dahil meron silang kakayahang saktan tayo sa pisikal. Ang uri ng pakiramdam ay tulad ng kapag nakaupo ka sa sulok ng isang parisukat o hugis parihaba ng mesa ng matagal. Iminumungkahi na magsabit na naaangkop na bagwa mirror sa ibabaw ng pintuan bilang lunas.
iwasan ang matataas na lupain. Ang mga pangunahing pinto ay hindi dapat nakaharap sa mas mataas na lupain. Ang mga contours na lupa ay slope pababa upang ito ay mas mababa sa likod ng bahay kaysa sa harap. Ang sitwasyon ay pinakahindi ka nais-nais. Sa ganitong sitwasyon, dapat mong baguhin ang direksyon ng pinto. O kung hindi ito posible, magsabit ng medyo may kalakihang salamin upang maipakita ang bundok sa harapan. Sa anumang kaso, ang sitwasyong ito ay hindi maganda at dapat itama. Iwasan ang furniture sa labas ng pinto. Anumang furniture na nakalagay sa labas ay hindi dapat pahintulutang harangin ang iyong pangunahing pinto. Laging tiyakin na ang daan papasok sa iyong tahanan ay hindi kailanman na nahaharangan dahil ang mga pisikal na hadlang ay madaling maisalin sa mga pagbara sa iyong buhay na pumipigil sa iyong matamasa ang tagumpay sa alinman sa iyong mga pagsisikap. Bilang remedyo, alisin ang anumang furniture na nakaharang sa iyong main door. Ang pintuan sa harap ay ang harapan ng ating mga tirahan, mga lalamunan din ng swerte ng pamilya kung saan pumapasok at lumalabas ang kapalaran at swerte ng pamilya. Kaya naman ang mga nabanggit na maaaring isang alang-alang upang matuklasan mo kung paano ka makakagawa na front entrance na sasalubungin ang mga bagong pagkakataon na magdadala ng yaman, kalusugan, kasaganaan, paglago ng iyong karir at isang makulay na buhay, pag-ibig.